Magandang araw sa inyo lahat. Good morning sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nandito ulit tayo upang bigay sa inyo ang quick update sa Super Typhoon ROLLY with the international name Goni. At medyo nakakatakot na po itong bagyong si ROLLY as I speak right now. Medyo sabihin natin extremely catastrophic category 5 po. Nasa edge pa siya ng category 5. Nearing Yolanda's strength sa mga oras na ito. Kasi as of 8 a.m. a while ago, lumabas na po yung latest data from the US NOAA and yung Joint Typhoon Warning Center, umakyat pa po ng 160 knots. That's equivalent to 295 kph. 20 kilometers shy before reaching the strength of Yolanda. Because nga, mainit po sa may silangan ng Kabikulan. Yung oceanic heat content, yung booster sa kanya, dumadaan siya doon, lalo po siyang lumalakas. But based sa forecast, hihina nang hihina ito. But pag dumaan po ito sa Kabikulan, still nasa around 260 pa rin ang kanyang hangin. So, this is now the most powerful typhoon ever to hit Bicol and Luzon, lalo na ang Southern Luzon, Metro Manila area since Rosing, Super Typhoon Rosing, Angela, of November 2, 1995, similar dates. And just now, una si ROLLY, ahead by one day. But let's all be prepared. Mag-ingat na po tayo, maghanda po tayo from Bicol Region up to Metro Manila dahil po, this is a destructive ones. I've been monitoring storms since 40 years ago, since I was 5 years old. And I will say that on my experience, the strongest was Rosing in 1995. But this system is trying to copy that strength of Rosing. So, maghanda po tayo. Okay? So, bibigay ko ang quick update. Madali lang po ito dahil ang daming media po dito sa Naga tumatawag sa atin at pakaibigay yung pinaka blow-by-blow account itong bagyong ito. We are only 24 hours before landfall dito po sa Naga City at Camarinesur. Nagbabago po na yun ang computer models at medyo nasa 90% na po ang strike probability ng Camarinesur including Naga City. So, mag-iingat po tayong lahat. Ito po ang dahilan kung bakit bumababa siya. Lumalakas po lalo yung high pressure steering flow sa may Southern China, Hainan area. That's why ipupush po siya papuntang southwest. So, hindi natin alam kung gaano ka baba ang ipupush niya. Kaya ang fox natin dyan, mga kaibigan natin, sa Legazpi, Albay, Sorsogon, Masbate, maghanda din po. Dahil lumalaki ng lumalaki ang kanyang circulation. Kahapon, 400 kilometers. Ngayon po, nasa 550 kilometers na po yung wind area niya. As well, yung cloud circulation, lumalawak na rin. Dahil po sa mainit ang ating karagatan. Okay, so ito po yung pinaka-latest zoom-in satellite animation mula sa windy.com, UMetSat. So, makikita po natin, talagang due southwest siya dahil sa malakas na pag-push ng high pressure. Ito po yung amihan, kaya maganda pa rin po ang panahon natin. Pero mayroon na pong dumadaan na squall na yon sa Catanduanes at Partido District and Eastern Albay. So, baka umulan tayo mamayang bago magtanghali. Panandalian lamang po. But yung main circulation ng bagyo ay nasaan pong papasok po sa Camarinesur at Catanduanes mamayang gabi. Sa atin po sa Camarinesur, early morning tomorrow, nasa loob na po tayo ng sirkulasyon ng bagyong ito. Okay, so nakita nyo ang napakalit na eye. So, yan po ang medyo delikado pag masyadong tight yung kanyang eye. So, please take all necessary precautions. Hindi natin dapat ibaliwala itong system na ito because it's already an extremely catastrophic super typhoon. Ito po yung sinasabi ko kanina. Lumabas po yung data galing sa NOAA. 8 a.m. po ang ibig sabihin ng 31, October 31, 00 GMT, that's 8 a.m., 116 knots. So that's equivalent to 295 kilometers per hour. Okay. Ito yung dahilan kung bakit siya lumalakas. Gaya nung panahon ni Yolanda, naglabas ko na akong video nung early days ng Weather Philippines at dumaan din siya sa ganitong mapula-pulang pool of warm oceanic heat content and nauulit na naman po. Sana naman po hindi na po siya lumakas mamayang 2 p.m. dahil po nakakaawa po ang kababayan natin. Kita natin yung multimodal wind intensity guidance ay biglang umakyat po. Nasa pinaka-extreme na po. Some meteorologists are talking about adding category 6 and this type of system might be on the verge of category 6. Okay,
So ito yung track natin kanyang umaga. So there might be an adjustment more to the south. So intindihin natin ito, itong window of uncertainty, kasi any part of that track pwedeng tumaas, pwedeng dito siya dumaan, o pwedeng dito siya dumaan. So mag-ingat po tayo sa buong Kabikulan po. Huwag po tayong sabihin na dito lang po, dahil po medyo lumalaki po ang system na ito. Lahat po ng hazards ay nandyan po. So ito po yung track ng lahat ng Asian agencies. Ang pag-asa medyo slightly higher pa, but ang latest na yun, lahat bumababa na po ang kanyang tracking. Take note po, ang mga hazards po na dala ng bagyo, titingnan natin itong satellite. Anong mga dala-dala po na hazards yan? Lahat po nandyan. Kompleto po sa mga hazard sa isang super typhoon na masyadong napakalakas. High winds, storm surge, landslides, mudslides, problema sa slopes ng mayon, baka magkaroon ng mud flows ng lahar because of nakaipon during the last eruption, as well as yung flooding. Ang ulan po within the circulation of this system is around 500 millimeters. Kung sumabay po tayo dyan, pwede pong mag-overflow po ang Bicol River at Naga River po at ibang river system po sa southern at central Luzon. Mga dams, pwede ma-overflow dahil po grabe pong ulan. At lalong lumalaki po ang kanyang circulation habang papalapit. Iyan po ang bad news. And ito po yung dalawang computer model na reliable. Yung bagyong Kinta, tumama po yung ECMWF. At ito, titingnan natin. Sana magbago pa po ang direksyon hanggang mamayang hapon. So ang ECM, ang American model, GFS, maglalandfall po siya dito sa may northern part ng Catanduanes, 3 a.m. mamayang umaga. And then, dadaanan po niya mga isla po ng Karamoan at Garcitorena. So, yung mga area po, mga folks natin sa Binagasbasan, mag-iingat po kayo. Possible storm surge po, pwede umabot po ng up to 6 or 7 meters po. Okay? Malabundok, malasimbahan po ang taas po ng alon. Mag-iingat po tayong lahat. Okay? And then, dadaan po siya sa may si Roma, between si Roma and Tinambak, and nandito po siya 7 a.m. sa may San Miguel Bay. So expect natin may storm surge po yan sa mga inland at bay areas ng Camarines Sur, sa San Miguel Bay, Calabanga, mag-ingat po kayo dyan, and also sa may Sipokot, at dito rin sa mga ibang areas po sa Camarines Sur, yung zoom natin. Okay, so yan po. So, this is a region-wide system. So, hindi naman po sa Camarines Sur, Camarines Norte, sa Albay at Sorsogon, pwede magkaroon po ng grabing hangin po. Okay, times 2 sa lakas ni Kinta. So, kung isusug natin kung saan pupunta, dadaan po siya ng Quezon. Yan. Hapon, nasa may Calabarzon na po siya, sa may Laguna, Batangas, and lalabas po siya sa may Cavite, Manila Bay, Corregidor, at Bataan, Sunday, 6 p.m. But, magbabago ba po yan? Especially mamayang gabi, pinakaano na po yan. Lalo na tomorrow morning sa my folks at Metro Manila. Maganda rin po kayo dyan. At Southern Tagalog Provinces, Calabarzon. Medyo nakatutok lang tayo sa Bicol dahil nandito tayo at mga folks natin. Naghihintay ng update din. So, ito po, ECMWF, mas mababa po ang track. Dadaan po siya sa may Catanduanes ng 6 a.m. Then, Karamoan around 7 to 8 a.m. Then, dadaan po siya sa may Tigaon, Goa area between 9 a.m. 10 a.m. Nandito po siya sa may Tigaon and Ocampo area. Then, 11 a.m. nasa Pili, Naga area po siya. So, expect winds of more than 200 kph po kung masunod po yung kanyang tracking. Sana hindi po. Sana mag-change pa rin po. But mag-prepare din po ang mga kababayan natin sa Central Luzon. Dahil po, yan po ang pinapagitan itong system. At tatahak po siya sa may first district ng Camarines Sur. Labas po sa may Tagawayan, Lopez. At nagsa-south road po siya na yon. Pagdating ng bukas ng gabi, nasa may Atimonan. Alas 8 ng gabi, nasa Lucena. And alas 10 ng gabi, nasa may Laguna area. Okay, sa may Laguna de Bay, Cavite, Dasmariñas, 1 a.m. So, Metro Manila, midnight po ang strong winds na expected po dyan sa November 2, early morning. So, gabi ng bukas ng gabi, mag-start ng bad weather dito sa amin, mamayang early morning. So, yan po.
Yan po ang ating quick update. Medyo umabot na nga ng 10 minutes. Pero mabuti yan. Makahanda po kayo lahat. Mag-prepare po for the worst dahil po lahat ng hazards po nandyan dala itong malakas na bagyo. So, don't forget to subscribe for the latest update dito sa ating YouTube channel. Babalik ulit tayo mamayang hapon. Try to return to give you another quick update. And then, bukas habang dumadaan ang bagyo, kung kaya pa, magpapasok. Kung hindi, baka mamaya na po ang last broadcast natin dahil very destructive po itong weather system na ito. So mula sa Typhoon 2000, salamat po sa pagpanood. Sana po safe po kayong lahat. Let's all pray to our Lord. And mag-prepare na po tayo to the fullest. Dahil po medyo malakas po itong bagyong ito. Good day, have a nice day, and God bless po sa inyong lahat.